Gusto ko. Dahil po, parang ayaw yata sa akin. Alam niyo po, nung bata po ako, nung ako po ay nagsimula high school, nung mga kasabayan ko po, na sumali siya sa choir. So ngayon, nakikita ko po sila
may grupo sila, umaawit sila. Natutuwa ako sa kanila. Yung mga panahon po na yun, ako'y hindi na nahilig sa pag-awit. Ang hilig ko po noon ay maglaro. Tumakbo. Maglaro ng chess. Doon pa ako nahilig, kaya sa hinabahaba ng panahon, ayun po, natuto ako mag-chess. Sila natuto sila kumawit. Kaya po ng mga bata, alam nyo po, sa po yung nakita pag yung bata kumawit tapos sintonado, anong sinasabi ng matatanda? Wala lang, tumatuwa sila. Diba po natutuwa kayo kahit yung bata umawit sintonado, masaya tayo. May subukan nyo kayo matatanda, umawit kayo na sintonado. Ewan po na po may matutuwa din sa inyo. Apo, ayan ang point ko po, habang bata ng mga anak natin, hayaan po natin silang matutong umawit. Isang magandang ministry po yan para po sa kanila. Okay? Ang ganda po ng diwa ng awit na inawit po ng mga bata. Ayan. Sa po po nito, share ko lang po sa inyo. I was invited by Master Guide Hershen. Ako po, ang work ko po kasi, nag-volunteer po ako sa NPUC. Hawak ko po yung CDE o Center for Digital Evangelism. Ang ginagawa ko po, nag-check po ako ng mga messages from Facebook, YouTube channel, website, and then kung meron po mga messages, may mga questions sila regarding po sa evangelism, ako po na sumasagot sa kanila. Kaya po, maghapon, nakabukas po ng aking Facebook. Yun ang trabaho ko, mag-monitor ng Facebook. Sa ipong trabaho ko, no? Sino gusto ang trabaho ko? Yan ang trabaho ko po, mag-monitor ng Facebook. So ngayon po, habang nandulo po ako, nag-monitor po, may nag-appear na message. Sabi nga nun, sir, invite kita sa church namin. Sabi ko, ano ang sagot ko? Tiyan ako kailan? Sabi niya ngayon daw. Ano po kailan po niya ako in-invite? Kung hindi ko po makalimutan, Wednesday yata? O Tuesday? Wednesday, no? O Wednesday po. Ngayong week, Wednesday. Tapos sabi niya, kala ko po, speaker ako ng Divine. So sabi ko, sana hindi ako available. Tapos sabi niya, investiture daw. Sabi ko, okay, investiture naman pala. So, in-work ko kung ano po yung i-invest, Master Guy, Pathfinder, Adventurer. Sabi po niya, Pathfinder and Adventurer. Tinanong ko po, ano yung team? Sabi niya, created with a purpose. Sabi ko, yan yung team natin last Pathfinder Sabbath. Sabi niya, ito daw po yung team nyo for the whole year. So, isa lang yung team na sabi ko, okay. Sige, mag-prepare ako ng message. Kaya po, message natin ngayon, nakikita niyo po ba, hindi po ba malabo? Ang title po is Created with a Purpose. Parents, sino po sa inyo dito ang nakakaalam ng purpose ninyo bilang isang magulang? Ayan, confident na confident si Mom, nagtaas siya ng kamay. Alam niya kung ano ang purpose niya bilang isang magulang. Pathfinders and Adventurers, sino sa inyo dito ang nakakaalam kung ano ang purpose ninyo? Adventurers. Pathfinders. Nakitaw siya, nagtaas. O, may dalawa nagtaas. Ibig sabihin, confident sila. Naragdagan na tatlo na. Confident sila na alam nila bakit o kung ano ang purpose nila. Ano mga kapatid? I will share to you a few verses kasi po sabi po sa akin, 15 minutes lang daw ako. So, alas 3 na po. Sisikapin ko po matapos tayo ng 3:17 kasi nag-3:02 bigla eh. No? Okay po. Ayan. So, sisikapin po matapos ako ng 3:17. By the way, magpapakilala po pala muna ako sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ang name ko po ay... Ako po yung kapatid ni Moises. O, kilala niyo si Moises? Ako yung kuya niya. Ayan. Ang name ko po is Master Guide Aaron Cano. Ako po ay Tubong Olonga po, Zambales. I was invested last 2008. And currently serving po sa Manila Center Adventist Church. Apo. And ngayon po, wala po akong nahawak. Ay, meron pala.
ako po ang ACS sa Manila Center and currently serving as Pathfinder Area Coordinator ng Area 7, which is Quezon City. Ay po. So, let's start. Before we continue, may I ask everyone to please bow their heads as we ask for the Holy Spirit to be with us. Our most precious Heavenly Father, Lord, once again, we are thanking you. We are thanking you for this wonderful moment. We ask for your Holy Spirit. Nasa bag? Amazing. Wala niya naman may Bible. Adventurer, since ay niyo may dalang Bible? Asaan ang Bible? Asa bag rin? Nasaan ang bag? Sa taas! Ayan. Sige. Ay, ito na pala. Inisip ko kasi may taga-pindot ako, naalala ko pala. Okay. Ang key text po natin, nabasa niyo po ba? Nabasa niyo po kayo, Pathfinders? Dilinaw ng mata nila. Okay. Sabi po dito, sabi po key text from Psalms 139 verse 13 and 14. Sinong gusto magbasa, Pathfinders? Oh. Dapat Pathfinders, dapat hindi tayo nahihiya. Oh, sige, hindi mabasa? Oh, sino nakakabasa? Sa verse 12, verse 13, for you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. Verse 14. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your words, and that my soul knows very well. Okay, thank you, Pathfinder. Ano name mo? Bench. Okay, thank you, Pathfinder Bench. Sino po sa inyo dito ang naniniwala na tayo ay nilikha ng Panginoon? Ang sabi po ng talata natin, for you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. Next verse po, ano sabi doon? I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. So what is our purpose? Why we are created? According po sa text natin binasa? Yes. One of our purpose why we are created is to give praise sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? How do we praise God? Is it by worshiping or going to church every Saturday? Pathfinders? Adventurers? Is that how we give praise to our God? Sa pagsimba natin tuwing araw ng Sabat? Okay. Let's move forward. According po sa Genesis chapter 1, sino nakakapisado ng Genesis chapter 1? Dapat kapisado niya yan. Di ba? Kasama yan sa memory verse nyo, Pathfinders. Hindi ko alam sa adventure verse. Pero dapat alam niya. Sige, ano sabi? Okay na. Genesis 1:1. Ang galing, di ba? Alam mo mga kapatid, isa sa pinaka madaling tandaan verse ng Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang tanong ko po, sino sa inyo ang memorize ang talatang ito? O yan. Ang sabihin ng mga hindi nagtaas ng kamay, either hindi kayo naikinig sa akin o hindi nyo talaga kabisado. Oh, buti ba mga adventurers, so bigla na sitaasan ng kamay, oh. Ayan. Kahit po sa ating mga parents, mga master guides, kabisado po natin yan. Minsan, pag nag-share tayo, sige, share tayo ng verse. Wala tayong maisip, sabihin natin, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. O kaya naman, yung pangatlong isa pa na text na madalas gamitin, John 3:16, for God so loved the world. Yan. Pero, my next question, sino po sa inyo ang nakakaintindi ng diwa ng Genesis 1:1? Memorize po natin siya, given. Sino sa inyo ang nakakaintindi ng diwa ng Genesis 1:1? Let me ask you one question. What is the purpose of creation?
Pathfinders, do you know what is the purpose of creation? Let's see. Sino sa inyo nakakabisado ng Creation Week? What was created on the first day? Tingnan natin. First day, God said, let there be light. So what is the purpose of the first day? God created light so that it can separate the light from darkness. So what is the purpose of the first day? Okay, Daniela. Oh, what is the second day? Tingnan natin. Second day, God separate the waters from one another and He created a firmament. Pasensya na yung firmament. Ano yung firmament? Kalawaan. What is the purpose of the second day? Bakit kailangan i-separate ng tubig sa lupa? Bakit kailangan tumuha ang Panginoon ng isang firmament? Para po may? Okay, Pathfinders. Any parents? Master guides? Mas adventurers? Bakit kaya hiniwalay ng Panginoon ng tubig sa lupa at bakit siya kumuha ng isang firmament? Isipin po natin ang ating mundo pag puno ng tubig. What would happen? Meron ba tayong matitirhan? Wala. Ang tanging mabuhay dito ay mga? Isda. Eh paano pag walang tubig, panay lupa lang? Ano ang mangyayari sa ating sanlibutan? Ano lang ang meron dito? Panay mga? Hayop, puno. Walang? Isda. So walang tubig. Paano pag wala ng firmament? Walang ibon. Wala rin ang ating mga stars, suns. Wala din sila. Next. Third day. What did God create on the third day? Okay. Hala, 3:10 na. May 7 minutes na lang ako. Third day of creation, God made a basin to separate the water from the land and created plants. Okay, so what is the purpose? Why did God create plants? Para magka-oxygen. Oxygen! Good! Food! Yan, tama po yan. So God created the third day in preparation para po sa paglikha niya sa taas sa atin, meron tayong kakainin. Hindi lang tayo, pati ng mga hayop. Fourth day, God created stars, sun, and moon. So, He created the sun to govern the day, and He created the moon to govern the night. Okay, so anong purpose ng fourth day? Para magkaroon ng night, at para separate ang day and night. Malapit na po. Next, what did God create on the fifth day? God said, let the birds fly and the creatures live in the sea. God made the birds and the fishes. So alam niyo naman anong purpose, bakit may birds and fishes? Pwede natin silang kainin, pwede natin silang panuwarin. Napakaganda po pag-aralan sila upang malaman natin ang kadakilaan ng Panginoon. Next! Sixth day. What did God create on the sixth day? He created man and animals. So what is the purpose? Bakit ginawa ng Panginoon ng men? Ay, ng animals muna. Oh, what is the purpose? Bakit may animals? Pwede natin silang maging pets? Pwede natin silang alagaan? There were wild animals? Diba? And some of the animals, pwede natin gawing pagkain. Sino ang makain ng animals? Ha?
Okay. China. China lang kumakain ng animals. So, siya vegetarian tayo lahat dito. So, next question. What is the purpose why God created man? Ano po ang purpose, bakit nilikha ng Panginoon ang tao? Okay, adventurers, pathfinders, listen. As a pathfinders and as a adventurer, what is the purpose? Why God created you? I will give you a few verses para sakto matapos tayo ng 3:17. First verse natin matatagpuan sa Ephesians. Tandaan niyo itong mga verse na ito, ah. So that you will know what is your purpose. Bakit nandito kayo? At bakit nandito kayo sa pathfinding and adventure? Bakit kayo nandito kayo? Parents, let me read to you this verse. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sabi po dito sa talata, malina po pagkakabanggit, we are the workmanship created in Christ Jesus for good works. So ano po ang kailangan natin gawin? Bakit tayo, anong purpose natin? Bakit tayo ginawa ng Panginoon? To do good works. So nilalamban niya tayo mga tao upang tayo gumawa ng masasamang bagay, mga bata? No. Ang sabi sa Bible, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. So yung purpose natin, gumawa tayo ng mabubuti at magagandang bagay. So pag hindi mabuti at hindi maganda yung ginagawa natin, ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung purpose natin. Bakit tayo ginawa ng Panginoon? Next! Napipressure ako sa oras, 2 minuto na lang. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Sabi dito, mga bata, remember now your Creator. In the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Sabi daw dito, alalahanin natin ng ating manlalalang. Sabi po talo tayo sa verse 13 and 14. Sabi po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is man's all. O sa other translation, for this is the duty of men. So what is our other purpose? Maliban sa paggawa ng mabuti, sabi dito, fear God and keep His commandments. Matakot daw tayo sa Panginoon at sundin ang kanyang utos. Ano ang utos ng ating Panginoon? Is it only the Ten Commandments? There were a lot of laws. Health laws, Sabbath law, madaming law na ibinigay ang Panginoon para sa atin, para sa kanyang bayan. And we are tasked to follow His commandments. Sabi dito, sa verse 14, for God will bring every word into judgment, including every secret thing, whether it is good or it is evil. Next. Oh, 17 na. Extend tayo. Next verse. Matthew chapter 5 pala. Matthew chapter 5 verse 13. Sabi dito, sino nakakaalam dito? You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Pathfinders and adventurers, even as parents, master guides, we are tasked to be the salt. You are the salt of the earth. Pag tayo po ba ay nagluluto, sino gumagamit ng asin? Ano ang purpose ng asin?
Pampalasa. Okay. Ama, Pampalasa. So bakit sabi na sabi ng Bible, we are the salt of the earth? Tayo ba ng Pampalasa ng Sanlibutan? Pampaalat? Meron niyang kaparehas na verse. May katandem yan. Sa verse 14, sabi naman dito, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Okay, mga bata, listen. As a pathfinder and adventurer, as a Christian as well, for parents and master guide, sabi dito, you are the light of the world. Ibig sabihin, tayo ay liwanag sa sanlibutan. Pag sinabing liwanag, ano ang purpose? Ano ang silbi ng liwanag? Magbigay liwanag sa madilim. Usually, kailan natin na-appreciate ang liwanag? Pag brown out, meron kang kandila, you appreciate light. Pero pag ganito po na umaga, sometimes we don't appreciate the light. Pero during night and during brown out, natin, na-appreciate natin ang liwanag. Tama po ba? So mga kapatid, inatasan tayo ng banal na kasulatan na tayo ay maging isang ilaw sa madilim na sanlibutan. Next. Sabi ko dito, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Sabi ko sa Matthew 5:17 and 19. Sabi dito, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of God. Sabi kanina, we are the light of the world. Sabi naman sa next verse, do not think that I come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments shall be called least in the kingdom of heaven. Ibig sabihin, isa po sa purpose natin is to follow, still to follow, and do the commandments of God. Next. Ano ba po ang purpose natin? Sabi po dito, go therefore and make disciples of all the nations. Mga bata, one of our purpose is not only to follow or not only to worship God during Sabbath days. Okay? Bilang mga bata o bilang mga pathfinders, parents, master guides, we are also tasked by God to share His message. Sino po sa hindi ito ang nagkakaroon ng panahon upang ibahagi ang salita ng Panginoon? We can share the message of God by one, or first, sharing it through verbal communication. Ba, may friend tayo? We can share it through verbal communication. That is easy. Mas mahirap po gawin, alam niyo po kung ano? Because we can share. Napakadali pong i-share ng pabalita o ng salita ng Panginoon. Which is harder is to share the message of God through your life. Naigis niyo po? Madali pong ibahagi o madaling sabihin, i-share ang salita ng Panginoon. Mas mahirap po gawin ang ibahagi ang salita ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pamumuhay. Sabi nga po, may dalawang bata nag-uusap, sabi nung isang bata, binilan ako ng Bible ng tatay ko. Ano siya? King James Version. Sabi yung isang bata, ako may bago din akong Bible. Maganda siya, ano siya? NIV Version. Sabi niya, tapos na isang bata, nakatahimik lang. Tinanong siya, ikaw may Bible ka ba? Meron. Anong version? Father's Version. Bakit yung Father's Version? Kasi nakikita niya sa tatay niya kung ano nung sinasabi ng tatay niya. Yun ang isa na bubuhay ng kanyang anak. Okay? So mga kapatid, we should strive to share the message of God using our life. Not just verbal communication. Mas maganda pong patunay ng ating pamumuhay kaysa ng ating pagsasalita.
Ayan, mga Pathfinders, sabi, ano ang sabi sa Pathfinder 8? The Advent message to all the world in this generation. So simulan natin ikalat ang salita o ang pabalita ng Panginoon sa pamagitan ng pag-share at sa pamagitan ng pamumuhay ng salita ng Panginoon. Adventurers, lalo din kayo. Ano sabi sa Adventurers Pledge? Because Jesus loves me, I will always do my best. Ayan, I will always do my best. So dapat gawin natin yung best natin upang tayo ay makatulong. Lastly, isang talata ang iiwan ko sa inyo. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Pathfinders, adventurers, master guides, parents. Sa everyday po ng ating pamumuhay, we are faced with a decision. Sa paglabas natin ng bahay, pagising natin, we are always faced with a decision. Whenever you are faced with a decision, if you are confused, always remember this text. Proverbs chapter 3 verse 6. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your way. Always ask for guidance from the Lord. Huwag po natin sarilihin ang ating mga desisyon. Ang Panginoon po ay laging nandiyan nakaantabay sa atin. Pathfinders, if you are faced with a very serious decision in life, always remember this verse. Proverbs chapter 3, verse 6. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Mga bata, mga fellow master guides, parents, and church members, mahirap minsan. Nakakalimutan natin if we always decide, sometimes we decide on our own. Nakakalimutan natin na andyan ang Panginoon upang tulungan tayo sa ating mga decision. So, this afternoon before I end, I encourage everyone. Number one, always remember what is our purpose, why we are created. Why we are living in this earth. Our purpose is not just to be good, but eventually to share the message. And whenever we are faced with a serious decision in life, always remember, God is always within us. We can always ask God for guidance. Para po naman, hindi tayo magkamali sa ating decision. Okay? Wala na pala. Last na pala yan. Okay. So this afternoon, I hope Pathfinders and Adventurers, I hope na may natutunan kayo kung ano ang purpose ninyo, bakit kayo nandito sa ating kalagitnaan ngayon. Parents and Master Guides, I hope that you have a new purpose in your life. Bakit natin nandito tayo sa ministry ng Pathfinder. Happy Sabbath po sa inyo. Amen. Sir, present ours. Sir, I'm honored to present to you 4 friends, 2 companions, 1 explorer, 1 ranger, and 2 guides ready for investiture, sir. Take a seat. As we call your names, can you please kindly come here in front to receive your pins and certificates? For helping and grass, Adventurer Jasper Dan and Wallach.